symptoms na magkakaroon na ako is nararamdaman ko na. Yung week ng full moon, minsan saktong full moon nagkakaroon ako. Yung technique na ginagawa ko, iinuman ko ng paracetamol pag alam kong meron na. Hindi na umaano yung, ang tawag dito? Yung pagsusuka ko. Kailangan akong sumuka para mawala yung sakit ng ulo ko. Ewan ko ba't ganun? Ako lang ba yung ganun? Nakaready na yung iinumin kong paracetamol just in case. Dati may phenamic talaga ako, effective talaga. Sa ilang beses na kapag umiinom ako, sumasakit yung lupid ko. As in, parang nangangalay yung buong katawan ko. Tinigay ko na. Ang dami kong chika! Kaya katas ko lang nilisan yung face ko, kaya medyo glow. And then, yun, hindi. Kanina umaga, pag-check ko sa mata ko eh. Ay, no! May talukap. No, normal ba yun? Nagkakatalukap na lang bigla. Ako'y kakain, pero walang pagkain. Dito na lang kaya ko na itlog. Or chicken nuggets. Itlog na lang muna. Pahinga muna tayo sa chicken nuggets. Cooking my crispy egg. That's how I like my egg. Crispy on the side. Breakfast time! Kaya na lang kaya because breakfast is the most important thing of the day. Katapos ko lang maligo and alam na ba nangyari? Alam mo yung feeling na generator kayo ng towel. May langgam lang naman yung towel kanina. Pagtapos na ako maligo, iyaano ko yung medyo tutuyin ko yung katawan dahil lalagyan ko ng oil. Nung naglalagay ako ng oil, sabi ko parang may manigas-gas. Pagtingin ko, ang daming langgam. Ang dami kong pantal ngayon sa katawan. Bebe, gutom ka na? Gutom na, bebe ko? Gutom na? Huh? Gutom ka na? Hmm? Meow! Gutom ka na? Ito na, oh, pinili ko yung pinakamalaman. Meow! 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 Lo, may aso, may aso! Mo, hindi magbianta akyat, magpapabuhat yan. Marti mo! Pinawisan ako sa pagpapakain ng pusa. Bumili rin ako ng macaroni sa kantin. Yummy. Bumili rin ako nito. Chip-chip-chap-chip-chap-pap, something like that. My favorite. Sa mga mahilig sa K-drama, mamaya magsasabi ako ng quick review. Hindi pa ako spoiler. I'll just tell you kung ano yung mafe-feel, na-feel ko dun sa palabas. Although baka mahirapan ako kasi nang hindi kayo masaspoil, pero ayoko na spoil, so hindi ko kayo spoil. Sasabihin ko lang na kung I like it or I love it or recommended or something like that. Tatlo yun. Lovely Love Life, Cheese in the Trap, tsaka yun, Shopaholic Louis. Baka may mga naghahanap kayo ng Korean drama na papanoorin. Ayun. Ngayon, magbibigay ako ng super quick review sa mga K-drama na pinanood ko. Dito po ako nanonood sa VU. Available siya sa Android at sa iOS. Kaya mas prefer ko manood dito kasi ito, legal kang makakapanood. Although hindi lahat ng K-drama nandito, yung mga sikat naman nandito. So, doon po ako nanonood. Meron din siya na website actually, VU.com ba? Yan. Simulan natin sa Lovely Love Life. Nagustuhan ko to kasi about siya sa music. Because I love music, I love singing, about sa pagiging singer. And dahil nandun din yung crush ko na kapatid ni Suzy Bae dun sa palabas na Uncontrollably Fun. Isa siya sa main cast doon. So sabi ko, mapanood na kasi andun yung crush ko. Then maganda naman pala. Although madami siyang ano, sad moments. Medyo nakakaasar, medyo nakakainis kasi yung mga kontrabida ganun. Pero yung ending gusto ko kasi happy ending naman siya. So, I like it. Out of 10, siguro mga 8. Next one is Cheese in the Trap. Kaya ko siya pinanood kasi si weightlifting kay favorite Kim Bokju is isa sa cast. Pero hindi siya main cast. Medyo kontrabida nga siya. Kakaiba yung kwento niya. About siya sa pagiging college student, about sa mga struggles ng pagiging isang estudyante sa Korea. Ano siya yung, kumbaga, may happy moments, tapos biglang sad, happy, sad, happy, sad, happy, sad. Hindi tuloy-tuloy. Pero maganda yung story, maganda yung plot. Nagustuhan ko, kaya nga na-addict ako, tinuloy-tuloy ko din siya. Parang 2 days pa lang, tapos na ako. Pero pagdating sa banda huli, medyo nainis ako. Nabitin ako. Alam niyo yung mga story na open ending.
sobrang bad trip ako. Sabi ko, bakit ganun? Ang ganda-ganda na ng story. Bakit ganun yung nangyari sa huli? So, pero maganda siya. Out of 10, siguro 9. Next is siya pa ulit, Lulu. Yun, 10 out of 10. Sobrang nagustuhan ko siya. Nakakatawa, comedy drama. Madami yung happy moments. Yun yung gusto ko sa palabas sa yung mas madami yung happy moments kaysa yun sa pinagdadaanan nilang problema. And tawa ko ng tawa dun sa palabas na yun. Then ang pogi ng bida, maganda yung bida. So, typical na yung mayaman na nawala ng memory, nalayo sa pamilya, ganun. Pero maganda, maganda siya. I loved it. Kung yung dalawa, I like it. So, ito, I loved it. Ito lang yung K-drama na natapos ko within 24 hours. Less than 24 hours. Kaya wala akong nag-book up kasi nag-hook talaga ako sa kanya. So, yun yung pinaka sa tatlo. Una sa akin yung Shopping Louis, then Cheese in the Trap, then Lovely Love Life. So, maganda lahat. Gusto ko sila. Wala akong masasabing ano, na-enjoy ko naman kasi. Kasi parehas ko silang parang gusto kong panoorin ulit. After na to, gusto ko nang agad ng next episode. So, ganun. Hindi yung tinamad ako. So, ayun yung mga pinanood ko. Sana okay lang yung quick review ko. Hindi ako marunong magbigay ng quick review ng review. Well, alam ko lang gusto ko ba o hindi. Eh, gusto ko. So, ayun. Sa susunod pa ng mga K-drama na panoorin ko. Pero tigil na muna ako kasi masyado na akong na-addict eh. So, tahinga muna tayo. Ito pala yung mga next kong panoorin. Yung Return of Superman, inabutan ko na yung latest episode. Sobrang, yan yung pinaka-inadaykan ko talaga. Variety show yan. Yan yung mga next kong papanood. Ayan, Shopaholic Louis, tapos ko na yan. Yan yung mga na-bookmark ko na balak kong panoorin. Pwede ka mag-download dito, pero hanggang tatlo lang. Ayan, maximum of 3. Pwede ka mag-view premium. Unlimited yung download, HD, tas walang ads. Eh, limited yung ads. 129 pesos per month. So, ayun. Ay, oh, hindi matigas ang ulo ng buhok ko ngayon. Oh, siguro kasi nakablock ako. Anong connect? Update sa aking sugat. Ayun na siya. Ang katinga eh. Alam niyo yung pagtuyo na yung sugat. Ang sarap na kutkutin. Hindi pwede kasi magpepeklat ng bongga. Nilagyan ko na siya ng sebo de macho kanina. And kahapon, nilagyan ko din siya na. Pero ubos na yung sebo de macho. Kailangan ko na bubay. Side to side na siya. Sa everyday ko talaga siya ginagamit. Effective ba siya? I don't know kasi long term to. Nung bata ako, effective siya. I mean, natanggal talaga yung pera. Ayun, mabuksan guys. Wait lang. Yeah. Ayun o, diba? Ubos na siya. Kailangan ko na bumalay ulit. Ito yung peklat ko kay Sassy dati. Lumabuo na siya. Sebo de macho lang din yun. Ewan ko, pati lotion may effect. Yung Nivea na lotion ko. Ewan ko, nakakatanggal din ba ng peklat tong mga to. Ayun lang naman. Wala marang anything special na nalalagay sa mga peklat ko. Mga, ang dami. Oo, kasi pag may pantal ako, kinakamot talaga ng bongga hanggang magsugat. Kaya yun. I'm gonna go sa Mercury to buy Sebo de Macho and Bulk. Magwi-withdraw muna ako dito sa Land Bank. Ito na yung mga binili ko. Twin boxes, cotton, Sebo de Macho, ramen, and jungle juice. Saan ba ito? I'm gonna cook this Nongshim Korean clay pot ramen. 550 ml water. Kakanood ko ng K-drama na hindi ako sa kanakaya ng ramen or ramyon. And paus-pausin ako. Ang init. Ang init na naglakad ako sa labas. Hindi na kami naubusan ng mangga. Matamis na ba to this time? Grabe yung asim nung last na kinain ko. Ano? At ano? Ah, galing to kalatita? Eh, sakit pa rin ang tuhod ko. Chidin. Uy, parang ang OMG. Kumukulo na.
Ay, nagbanaw ko. Chaga soup! Ah, ito na yung vlog ko. And kakain na rin ako ng dessert. Twin pups. Twin pups. Twin pups. I love twin pups this week. So, I'm gonna end the vlog now. I'll see you all tomorrow with another vlog. Bye!